Hi guys, magluluto ulit tayo. This time, adobo. Parang di ko matanda na nagluto na ako ng adobo sa cooking channel ko. So yung pwede ng baboy na gagamitin ko, dami no? Almost 3.5 kilo to. Kasim na parte. Yung may konting taba siya, ganyan no? Yan. Pansinin nyo ulit magkaiba yung aking gloves kasi nga ito may diferensya pa rin yung kamay ko. So ganito lang yung ano, pinutol ko siya ng maliit. Tapos lalagyan din natin ng nilagang itlog. Ilalagyan natin to. Since marami yung meat, bakit kanyo marami? Kasi pambaon nito ng aking mga pamangkin tsaka kasama sa bahay. So ito, ilalagyan natin yung itlog. Ito yung meat, kasim na parte. Imamarinate ko muna siya sa vinegar. Ito yung vinegar na gamit ko. Since ano yun, mamarinate ko siya ng 2.5 cup nito. Tapos, 1 cup nitong toyo. Marinate natin. Sa panggagamitin nating pang-marinate, itong pamintang buo. Konting asin, yung isang buong bawang to. Ito mamaya pang-igisa natin. Yan, pang-marinate natin. Tapos, yung laurel, isasama na rin natin sa pang-marinate. So, itong sibuyas na to, tsaka yung bawang na natira, tsaka to, pang-gisa natin to mamaya. Ibabad ko lang siya ng mga 3 hours. Hindi ko na siya ire-rep. Dito na lang. So, habang naghihintay tayo nakababa dyan, ito lulutuin ko, ilalaga ko. Naglalagay din ako ng konting tubig para lumambot yung karne. Ang aking gagamitin na oil is olive oil. Ito. Okay. Sa size head, ang gagamitin ko dito is 1.5 cup. Dahil marami yung ating baboy. At saka 2.5 cup ng suka. Kuha tayong measuring. Itong ating measuring cup, ano lang siya? 2 cups. 2 cups na ilagay natin. Parang masyadong marami sinabi kong 2.5. Ano? 2 cups na lang. Baka sumobrang asim. Adjust na lang natin siya mamaya. That's 1 cup muna ng toyo. Adjust natin mamaya habang nagluluto tayo. Mas gusto ko sana yung silver swan na soup. Ha? Silver swan. Lovely at ito eh. So, 1:2. No? 2 cups, tsaka 1 cup. Pinaghalo ko na dito. Tapos ihalo ko na rin yung bawang. Yan. Tapos yung laurel, puputulin natin. Nagawin natin yung maliliit na ano. Tapos lagyan natin ulit ng 2 pamamaya pag nag-gisa na tayo. Nalagyan ko na rin siya ng paminta. Pamintang buo. Eto. Lagyan na rin natin ng konti kasi. Siguro ano lang yun, 1 teaspoon. So yan, dito natin imamarinate yung meat. Three hours ko lang siyang imamarinate. Tapos, parang pipirituhin natin ng konti.
Pag natapos natin i-marinate, tanggalin natin yung, i-drain natin yung sabaw. And then, yung pinang-marinate na yun, yung din ang gagamitin natin yung sabaw mamaya. Yung adobo ko hindi masyadong masabaw. Gusto ko yung medyo tuyo. Eh, yung mga bata kasi gusto nila may konting sabaw. Tingnan nyo, binrain ko na may tubig pa rin. Pag hindi ano, kasi ayaw na may tubig pag nagmamarinate ako. Ang gagawin natin, ipikapin natin ng paper towel yung water. Tingnan nyo, dinrain ko na yan, basa pa rin siya. So, itong nakamarinate natin, after 1 hour, balik na rin natin. Tatakpan ko lang ito ng cling wrap, hindi ko na ilalagay sa ref. So, mamaya ang ilalagay lang natin water. Kasi ang baboy dito malambot. Ilalagay lang natin water is 1 cup. Marami na yung sabaw yun. Tapos maglalagay din pala ako ng konting oyster sauce. Hindi ko na nilabas. Mamaya ako na-explain pagka lulutuin ko siya. Okay guys. Iwanan muna natin yan. Lutuin ko yung itlog. At babalatan ko pagka luto. Hey guys, prituhin na natin yung ating minarinate. Ito yung kawali na gagamitin ko. Ito ko yung karne. Ayan, dinrain ko na. Tapos yung mga itlog na ating binalatan. Ayan. Last, yung ating panggisa. Ayan, nakarete ng lahat. Tapos yung ating sabaw na pinaggamitan nito. So, buksan na natin sa high heat yung kalan. Tapos lagyan natin ng olive oil yung kawali. Prituhin na natin. So, pagtas natin prituhin, ilalagay natin ulit dito sa may, ayan, yung sabaw. Yung pinagbabaran. So, since baboy ito, matalsik, diba? Nagawin mo, tatakpan niya. Pero mabilis kung natin i-overflow. Ano lang, 2 minutes lang siguro each side or 1 minute. Napalsik siya guys ha. Maluto, mag-brown na ganito, pwede na naman. Ibalik mo din siya, no? Sa pabaw na. Thank you.
iba lang dito. Okay guys, tapos na tayo ng prito. Buwasan natin itong mantisa. Yan din tayo magbigis na ng bawang sige. Lagay muna natin yung sibuyas. Daming sibuyas ako maglagay pagkakaroon ng adobo. Ito yung ating pinirito yan. As you can see, yung mantika na ano, binawas ko. Nakamix na din yung olive oil doon. Yun yung additional na mantika na lumabas sa bubble. Para hindi masyadong greasy yung ating ulam pagka prito na. Ilagay natin ang bawang. Wala na yung mantika. Maganda lang pagka yung ano no, yung non-stick yung ating batuhan. Wala kang makikita ang nakadikit dyan. Saka hindi siya masyadong matalsik. Hirap ng kaliwa. Kaliwa, ito lang pa kamay, ano? Hindi ko kasi masyadong may galaw ng ayos pa itong kanan. Hopefully in 2 weeks. At ngayon, lalagay na natin yung ating siniritong baboy. Muna natin hali yung sabaw. Kasi once nang hali natin yung sabaw, hindi natin pwedeng galawin para maluto yung ano, sopa. So, lahat muna ng karne. Parang sasangkot siya natin dito sa ating sinisang sibuyas. Palalambutin natin yan, yung nag-melt sa mouth na pagka kakainin. Ibang sarap ng gano'n, ano? Sabi lang ko nyo yung gano'n kamay.
Ibagay ko muna ang lahat. Naka-maximum yung ating ano ha. Yung ating heat. Parang may handaan ano. Dami. Tapos lalagyan ko pa ng gabi ng apat na itlog. Ang adobo kasi diba masarap siya pag tumatagal lalo. Pag yung sobra, hindi maubos, gawing adobo rice. Ilagay na natin. Pag nilagay natin yung sabaw, tatakpan natin hanggang sa siya ay tumulok. Mamaya natin tumigyan. Ayan. Distribute ko na yung sabaw. Tatakpan natin siya. Pakulo. Pag kumulo siya, ayan muna natin ng mga 5 minutes na kukulo. No? Para maluto yung sabaw, yung sukat. Okay, slipin natin. Kuhin muna natin. At this time, pwede natin tikman kung tama yung asin at halat niya. Bago natin lagyan ng oyster sauce. Sabi nila, huwag daw haluin hanggat hindi pa tumulo yung sabaw, diba? Para daw maluto yung suka. So, tikman ko muna bago ko lagyan na. Hindi ko pa nilagyan ng tubig yan. So, tubigan ko rin siya. Konti. Bigyan natin lang kung sa lasa muna. Sa lasa, ayan. Oyster sauce, tansyahan na lang. Ayoko nang lagyan ng tubig. Baka mamaya masyado siya masabaw mamaya. Anyway, abangan natin. Kung malambot yung karne, huwag na natin lagyan ng tubig para tumupa yung sabaw. Bala muna natin siyang maluto. Hindi ko na siya nilagyan ng water kasi masyadong masabaw. Lambot siyang karni dito eh. Kaya mga pagka malapit nang matuyo yung sabaw, ito na, diba? Kasi ayoko nga ng masabaw. Kung malapit nang maluto, ilalagay ko yung itlog. Pag gusto nyo ng matamis guys, lagyan nyo ng brown sugar. May isang kutsara lang. Kasi yung ano, yung oyster sauce, may dala ng tamis yun eh. Kaya hindi na maglalagay ng sugar. Pero pag nandito yung mga kids ko, gusto nila ng manamis-manis ng konti, maglalagay ako.
Dapat nang maluto guys, lagyan na natin ang kalamansi. Hindi ko na naman pinakita kanina ng umpisa, no? Nagdala kasi ng kalamansi yung pamangkin ko. Ito ang mga 6 na piraso. Masabaw pa rin siya. Balikan natin after 5 minutes. Okay. Ito, masabaw siya. Tulubig talaga ang mga karne dito. Hindi naman iniin si kanan, no? May tinubak patubig. Tikman mo na natin. Sarap ng sabaw. Pwede na natin yung mga egg. Tawag dito, marble egg yata, eh, no? Adobo, baboy with marble egg. Wala akong magawa, eh, masabaw siya talaga, eh. Pero masarap yung sabaw. Huwag na natin takpan. Kalinin. Okay. 2 minutes. Lagyan na natin ito sa serving plate. Luto na yan. Ayan guys. Naluto na. Sarap-sarap ng aking adobo. Sarapan ako. Masasarapan din kayo. Sarap siya talaga. Hindi na natin serving plate, patayin ko na yung talaga. Guys, ayan yung adobo ko. Nagme-melt sa mouth, sa lambot. Gayahin nyo na, masarap yan. Kain tayo. Hindi ko napapakita yung kakainin ko, syempre. Gayahin nyo na lang yan. Maraming salamat sa panonood.